Minsan pa ang susi sa ating pagpapala ay ang pagbibigay. Nais ko po sana na samahan niyo ako makipagbasa sa Gawa chapter 28 verse 8 to 10. Nagkataong nararatay noon ang ama ni Publio dahil sa lagnat at disinteria, kaya't dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong niya ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa pangyayaring ito, nagdating niya ng ibang mga taga roon na may karamdaman at sila'y pinagaling din. Verse 10. Pinarangalan nila kami sa iba't ibang paraan at binigyan ng lahat ng kailangan sa paglalakbay ng kami papaalis na. So, si Apostol Pablo po iyon na sa Gawa 28 verse 8 to 10, mababasa po natin dito yung pagmiministeryo po ni Apostol Pablo. Amen? Sa mga tao. Ibinabahagi niya po yung salita ng Panginoon, pinapatungan niya ng mga kamay yung mga tao, sila po yung gumagaling, at in short po, si Apostol Pablo po, siya po ay nangaral saan man siya makarating na lugar. Amen po ba? Kahit mahirap po yung kalagayan po niya kung babasahin po natin yung buong chapter. Gusto ko pong diinan sa verse na ito, yung verse 10. Amen? Ang sabi po doon, pinarangalan po nila si Apostol Pablo sa iba't ibang paraan. Pakisabi nga po natin, iba't ibang paraan. At binigyan ng mga pangangailangan nila. Amen? So in short po, yung mga tinuruan po ni Apostol Pablo, sila po mismo ay nagtulong-tulong para matugunan po yung pangangailangan ng apostol. Amen po ba? Nakikinig pa po ba tayo? Nagtulong-tulong po sila para po matustusan yung pangangailangan ng lingkod ng Diyos. Amen po? Para po dito sa atin, sa gawain po natin, ang head po natin si Apostol Ricky Carillo. At tayo po dapat ay nagtutulong-tulong para po sa gawain ng ating iglesia. Amen po ba? Pakisabi nga po, nagtutulong-tulong. Amen. Para po matugunan ang mga pangangailangan ng ating iglesia. Unahin ko po muna yung ating church rental. Dito po sa lugar na ito, tayo po ay nagbabayad. Hindi po ito libre. Amen? At every Sunday po, tayo po ay nagbabayad po dito. Dito po tayo nagdaraos ng ating gawain. Amen? At talaga naman po tayo ay nabibless kada Sunday sa ating mga naririnig na salita ng Diyos. Sino po dito ay nabibless every Sunday? Amen! Sige, palakpakan po natin. Palakpak nga po yung mga nabibless kada Sunday. Yan! Amen! At ito po ay libre. Kaya naman po dapat tayo ay magtulong-tulong para po mabayaran ito. Amen po ba? Pangalawa po yung ating church office. Yun po yung dun sa Naranghita. Doon po nilalagay yung mga kagamitan ng ating church. At the same time, doon po natutulog yung mga pastor and pastoras po natin kapag kinakailangan. Amen po ba? So, yan po yung mga ilan sa mga pangangailangan ng iglesia. Kaya natuwa po ako doon sa verse 10 na yung mga tinuruan po ni Apostol Pablo ay nagtulong-tulong para po tugunan yung kanilang mga pangangailangan. Sabi mo sa katabi mo, magtutulong-tulong tayo para tugunan ang pangangailangan sa gawain ng church. Amen po ba? Amen. At pangatlo po, nais ko rin pong i-exhort sa inyo ang love gift for the man and woman of God. Pakisabi nga po natin, love gift for the man and woman of God. Ito po yung mababasa natin sa Galatians 6:6 na ang sinabi doon na yung mga nagtuturo sa atin ay bahagi na natin ng part ng ating kayamanan. Amen po ba? Isama po natin sila sa budget natin. Amen? Amen po ba? Mayroon pa po ba ang kausap sa lugar na ito? Amen. Sila yung mga nagtuturo sa atin, sila yung nag-guide sa atin, sila yung nagpapayo sa atin, nagtuturo kung paano tayo magtatagumpay, sila yung mga alingkod ng Diyos na palaging nandyan at umaalalay. Kaya dapat sabihin mo sa katabi mo, isama mo sila sa budget mo. Amen? Love gift for the man and woman of God. Sila yung mga lingkod ng Diyos na palagi sa ating umaalalay sa lahat ng ating mga pangangailangan. Alam niyo po, may konting exhortation lang po ako tungkol po sa man of God. Kasi pagdating po sa lapi, ang man of God po wala kang masasabi. Bakit? Kasi matagal ko po siyang nakasama. Amen? Ultimong sarili niyang pera sa bulsa niya, ibibigay pa po niya sa gawain ng church.
At nung last year po, July 7, kinasal po ako, kami po ni Brother Jobert, at kami po ay nagbigay ng love gift kay Pastor. Hindi naman po siya kalakihan, pero iniisip ko na kulang pa nga yung binigay namin sa Man of God kasi talagang deserve siya sa pagpapala. Tinext niya ako, ang sabi niya sa akin, binigay ko yon sa gawain ng church. Amen? So, sa sarili ko, sabi ko, iba talaga si Pastor. Kasi wala talaga siyang ibang inuuna, kundi yung kalooban ng Diyos. Kung ano yung pinipreach niya, makikita mo yun sa buhay niya. Amen po ba? Kaya ang mga lingkod ng Diyos, may mga pangangailangan din po yan personal. Kaya tayong mga tinuturuan niya, Galatians 6:6. Amen? Kung ano man ang natatanggap nating blessing, ibahagi po natin yung sa man and women of God. Sino po yun? Yun po sila Apostol Ricky at ang kanilang pamilya. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pagpalain natin ang man and woman of God. Amen ba? Sino dito yung binibless ng Lord? Sino po dito binless ng Lord last 2017? Sige nga po, taas ang kamay. Amen! Kasi dati nakikita ko yung ilan dito nag-jeep, ngayon naka-taxi na. Amen? Ngayon naka-grab na sila. Amen? Dati nag-commute, ngayon naka-motor na. Ibig sabihin, pinagpapala tayo ng Panginoon. Dati yung trabaho mo, simpleng trabaho lang, simpleng sweldo lang. Pero napapansin mo sa sarili mo, napopromote ka, tumataas yung sweldo mo, gumaganda yung estado mo sa buhay. Bakit? Kasi sa pagtuloy mo yung pagbibigay. Amen? Sa patuloy mong pagsuporta sa KOJF at sa pamilya ng lingkod ng Diyos. At sabihin nga po natin, tuloy-tuloy akong magbibigay. Sabihin nga po natin, tuloy-tuloy akong magbibigay. Amen? No exempted. Kahit yung mga kabataan, kayang-kaya niyong magbigay. Kapag binigay sa inyong allowances ng inyong mga parents, ng mga magulang nyo, ihiwalay nyo agad yung tithes and offering. At ibigay nyo rin ang mga love gift nyo para sa man and woman of God. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Amen. At sasabi nga po ng man of God this 2018, higit lalo ang pagpapala sa atin. Amen po ba? Sino po dito ng higit, gusto ng higit pang pagpapala? Sino dito ang naniniwalang pagpapalain pa sa loob ng 2018? Amen! Kaya tuloy-tuloy po tayong magbigay at lalakihan pa po natin ang ating pagbibigay. Amen po ba? At last na po, i-share ko po yung Genesis chapter 4. Si Cain at si Abel ay naghandog sa Diyos. Sino po ang kinalugdan ng Panginoon? Si Abel. Kasi ibinigay niya yung kanyang the best. Samantalang kay Cain, hindi siya natuwa. Kasi yung binigay niya, kakarampot lang. Tandaan po natin, ang Diyos natutuwa sa mga taong binibigay ang the best sa Kanya. Amen po ba? Kaya lahat po tayo sa oras na ito ay magbigay.